Hello mga mamis, for today's video, ang gagawin ko ay yung Sailor Moon na cake. 8x3 yung size na itong cake na to. Tapos, yung mga topper na ito, toy topper to na request ni customer. Medyo mahal nga pala yung mga ganitong topper na nabili ko. Kasi ano siya, mabigat. Ayun na nga, kung mapapansin ninyo, naglagay na ako ng guide or pattern ko dyan sa ano, sa paglagay ng frosting. Manipis lang yung ano, first coat ko kasi nga medyo makapal to. Itong paglagay ko ng ano, ng frosting sa labas, hindi ko na siya talagang totally pinulido or ni-rest yung frosting para mas sharp siya. Kaya hindi siya ganun ka-sharp yung paglagay ko. So, ayan na nga. Parang ganyan lang from dark to light yung inspo niya. Yung design nito actually makikita ninyo sa shopping ano na basta ganun. Ayan, yung napansin ninyo, inulit ko kasi mali pala ako ng pattern na ginawa. Diba, dahil pala pa-contrast siya ng ganyan. Hindi ganun ka-perfect yung pagkaka-apply ko nito kasi nga, ano to, yung frosting ko, medyo malambot pa siya. Pag mga ganito kasi na may mga pinapipe na ganyan, mas mainam talaga na ano, na naka-rest yung ano, yung frosting nyo para mas ano siya, mas sharp siya, diba? Kaya lang, ang tendency kasi kapag na-rest mo yan, minsan, babawasan yung volume niya, so mas madaming ano to, frosting na magagastos ninyo. Nawawala kasi parang bubble-bubble na. So, ito kasi, maliban sa makulay, kaya ano to, nagiging malambot yung texture niya, diba? Kaya na nga, ganyan. Diba, hindi ganun ka-perfect yung pagkakapattern ko kasi mababa yung size ng cake, tapos lima yung kulay. And yung doon sa inspo na ito, mas mataas, kaya mas makikita ninyo yung design. So, ayan na nga, nag-ash ako talaga yung icing ko dyan kasi nga, sabi ko, sakto lang napadami kasi yung dark pink na nagawa ko. Yun dyan naman sa ano, sa ibabaw niyan, yung nasa inspo talaga, kulay white lang yan siya. Kaya lang sa, hindi ko nagustuhan yung white, kaya kinulayan ko siya ng pink para at least mas unique siya, di ba? Mas iba yung color niya. So, yun na nga, pagkabigat-bigat ng mga topper na yun, kaya nilalagyan ko siya ng topper slot bago ko siya isalpa kasi kung yung ano lang, yung tulis lang na istro, yung isasalpa ko dyan, for sure, babaon sila, masusungal-ngal talaga. Kasi nga, maliban sa matutulis yung paa nila. So, yung pagbili ko ng topper na to, isang set yan yung mga sa Sailor Moon, mga ganyan. Hindi kasama yung pusa nila. So, hiwalay ko yan na ano, na in-order sa, na seller. Tapos, yan na nga, yung sa inspo niya, walang mga dragons. Nilagyan ko na din lang. Ito lang yung pinaka-design ng cake. Medyo mahal yung cake kasi nga mahal yung toy na to. Diba? Pero yung sa inspo niya, printed topper lang. Pero anong request kasi ni client ay ano, toy talaga. So, yun, napakaganda tignan ng mga Sailor Moon, diba? Kung mapapansin ninyo, lagi ako naglalagay ng topper slot. Kasi nga, hindi ko yan siya dinideliver na nakalagay yung mga topper. Tinatanggal ko yan siya. Kumbaga ito, for ano, inspo lang ni customer kung saan niya ilalagay. Para hindi bulky sa biyahe. Naliban kasi sa mas safe siya ibiyahe, minsan kapag matagtag sa daan, nasusungal-ngal yung pinagtusukan. Kaya yun. Yun lang mga mami. Salamat. Paalam. Ciao.